isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Marcos, Chapter 6, Verses 48 hanggang 51. Sabay-sabay po nating basahin. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat. Ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang namangha. Amen. Sandali po tayong manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagpapala ng buhay at kalakasan. At Panginoon, sa iyo po namin nilalapit ang pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw nga po ang mangusap, ang kaluwalhatian mo ang mahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa iyong mga anak sa pamamagitan ng bawat salita na nagmumula sa iyong Biblia, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas ang gawain na ito at, Panginoon, inaangkin na rin namin ang katagumpayan ng gabing ito sa aming gawain at maging sa mga susunod na gabi pa, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri't pagsamba at pasasalamat. In Jesus' mighty name, ito po ang aming dalangin. Amen. Kung babalikan po natin yung tagpo na binasa natin mula sa Marcos, meron po tayong mga katotohanan na makikita dito. At una na nga po doon ay, Jesus sees us in our struggles. Nakikita po tayo ng ating Panginoon sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan natin. Katulad ng sitwasyon ng mga alagad, ng gabing iyon, nasa laot sila, madilim ang paligid, at nahihirapan sila sa pagsagwan dahil pasalungat ang ihip ng hangin sa kanila. Gayun din, walang ibang kasama ang mga alagad. At dun sa pagkakataon na yun, ang ating Panginoong Jesus, siya ay nasa pangpam, pero hindi lingid sa ating Panginoon yung nararanasan ng mga alagad. Nakikita niya kung ano yung pinagdaraanan ng kanyang mga alagad. Kaya salamat po sa ating Panginoon, na ang ating Panginoon, alam niya ang lahat sa atin. Kilala niya tayo at nakikita niya, alam niya kung ano yung mga sitwasyon na pinagdaraanan natin. So, kung tayo man po ay nasa kalagitnaan ng isang sitwasyon na wala na tayong control, maybe may dinaranas po tayo na isang diagnosis ng doktor na sinabing wala nang cure ang karamdaman na ito, or may sitwasyon na yung boss natin ay nagiging unfair yung pagtrato sa atin, or merong mga financial needs na hindi natatagpo. Mga sitwasyon na uncontrollable. Pero ang nakakatuwa po sa ating Panginoon, ang nakakagalak, nakikita po yan lahat ng ating Panginoong Jesus. Hindi po siya bulag sa mga nararanasan natin sa ating buhay. Yung pangalawa at pangatlong katotohanan po na makikita natin sa tagpong ating binasa ay Jesus cares during our struggles, and Jesus comes to us in our struggles. Doon sa tagpo na binasa po natin, nang nasa pangpang ang ating Panginoong Jesus, pwede namang ang gawin na lang niya ay utusan niya doon mula sa pangpang na manatili yung hangin, na kumalma ang tubig. Pwede rin niyang utusan na lang ang mga anghel na tulungan ang mga alagad na sumagwan. Pero hindi nagsettle ang ating Panginoong Jesus sa ganun lamang, kundi ang ating Panginoong Jesus mismo ang nag-reach out sa mga alagad. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig, at ang naging reaction nga ng mga alagad na una ay natakot sila sapagkat hindi nila alam na yun pala ang ating Panginoong Jesus. Pero during those times of desperation ng mga alagad,
nakita nila, nalaman nila na nandun ang Panginoong Jesus. Sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Do not fear. It is I. At hindi lamang ang ating Panginoong Jesus ay nag-care sa mga alagad, may ginawa din siya mismo. Siya mismo yung lumapit sa mga alagad at nang nandun na siya, kumalma na ang hangin at ang dagat. Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." Andun yung ating kapayapaan sa ating puso dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Siya ang Diyos na kilala tayo, siya ang Diyos na nakikita ang ating sitwasyon, siya ang Diyos na nagmamahal sa atin, at siya din ang Diyos na may ginagawa sa ating mga sitwasyon, bagamat minsan hindi natin nababatid o nalalaman kung papaano kumikilos ang Panginoon, pero in the end, makikita natin na ganito pala kumilos ang ating Panginoon. Nire-reveal sa atin ng Panginoon kung papaano siya kumilos sa isang sitwasyon na yon, at nakikita natin ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Sa gabing ito po, meron tayong sasagutin na isang tanong. At yung tanong na yon ay, what should be our attitude during stormy days? Apat po ito na points. Yung una po ay, what should be our attitude during the stormy days? First one is to stay connected to our spiritual family. Genesis 2:18 says, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na nag-iisa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sa Efeso 4, verses 11 to 12 and 14, ito naman po ang sinasabi. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may propeta, ang iba na may mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga tahong hangad, ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So dun sa mga pagkakataon na dumaranas tayo ng stormy days or parang binabagyo yung ating buhay, it is best po na tayo ay manatili na nakakonect sa ating spiritual family. Kasi God never designed us to go through life alone. God never designed us to live this life alone. In fact, din po yung sabi sa Genesis, sinabi ng ating Panginoon, mas mabuti na mayroon siyang makakasama at makakatulong. So it is best na maging intact tayo sa ating spiritual family during our stormy days. And God also gifted His spiritual family, or ito pong ating mga kapatid sa pananampalataya, with unique gifts and abilities for us to build each other up during those times na dumadaan tayo sa mga sitwasyon na mahirap. So kung meron mang kapatid na nahihirapan, meron din namang kapatid na nag-e-encourage. At kung ano man yung pinagdaraanan ng isang kapatid, andun yung buong kapatiran para sumuporta sa kanya. Galatians 6:2, sabi po rito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kaya nakakatuwa nga po yung ginagawa nating Wednesday prayer habit, kasi doon po natin sama-samang pinagpe-pray bilang isang church yung pangangailangan ng ating church, at gayon din naman yung pangangailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At sinabi po ng ating Panginoon na pag ginagawa natin ito ay natutupad ang kautusan ng ating Panginoon, at nalulugod naman ang ating Panginoon kapag ito'y ating ginagawa sa ating buhay. Kaya patuloy po tayo, kung dumaan man tayo sa mga sitwasyon na parang may bagyo or sa mga sitwasyon na nahihirapan tayo, it is best na manatili tayo na nakakonect sa ating spiritual family. At hindi lang po yun, pangalawa,
build our lives on the unshakable Word of God. Sa mga stormy days, yung pinag-aaralan po natin, nakaka-experience tayo ng mga strong blows of wind. So, basahin po natin yun sa Mateo 7 verses 24 to 25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang katotohanan, pag dito po natin inangkla ang ating pananampalataya, dumating man yung mga bagyo ng buhay, hindi po tayo basta-basta matutumba. Katulad po nung binasa natin sa Mateo, dumaan man yung malakas na ulan, bumahaman, bumayo man yung malakas na hangin, na natiling nakatayo yung bahay dahil ang pundasyon nito ay bato. Ang pundasyon naman po natin bilang mga Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya kung dumaan man din tayo sa mga bagyo, dun lang po natin iangkla yung buhay natin. Na alam natin pag nakabatay ang ating buhay sa salita ng Diyos, mayroong katatagan, mayroong katotohanan, at hindi tayo iwan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang gusto ng ating Panginoon na binabasa natin ang kanyang salita, hindi lang niya gusto na inaaral lang natin, pero gusto rin ng ating Panginoon na pinapractice natin, ina-apply natin kung ano yung mga utos niya sa Bible. At pag ginagawa po natin yun, lumalakad tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At in return naman din, napi-please natin ang ating Panginoon. Napi-please ang Lord. Pag sumusunod po tayo sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang mga salita, ibig sabihin nun, ang ating buhay ay nakabase talaga sa Biblia. Nakabase sa isang matibay na pundasyon. Pundasyon na hindi basta-basta masishake ng mundo. Kung ano man yung mga dumating, maaring may mga sitwasyon din na may mga false teachings na dumating sa atin, pero pag alam po natin kung anong salita ng Diyos, alam po natin kung anong ating tatayuan. Hindi tayo basta-basta madadala. So kung dumating man din yung mga sitwasyon na may mga hangin or may mga winds, yung mga blow ng winds sa ating buhay, lagi lang po tayong bumalik sa ating Panginoon. At nakita ko po yung benefit talaga ng patuloy na pagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. Dahil totoo po ang salita ng ating Panginoon. Ako mismo nararanasan ko ito. At nandun yung unfailing love ng ating Panginoon sa dumaan man ang sitwasyon na walang-wala din ako or hindi ko po alam kung anong sitwasyon ng bawat kapatid, pero never po akong iniwan ng ating Panginoong Diyos. At yun po yung kanyang salita. Kaya napakasarap po na magtiwala sa ating Panginoon. At katulad ng binasa po natin sa Mateo, yung tao na yun ay isang matalinong tao dahil ang kanyang bahay ay itinayo niya sa isang matibay na pundasyon. At yun ay ang pundasyon na bato. Tayo rin po bilang mga Kristiyano, maging matalino din po tayo na ang pundasyon natin ay hindi kung ano ang sinasabi ng mundo, kung ano ang standard ng mundo, kung ano ang uso sa mundo, pero kung ano po ang salita ng ating Diyos. At makikita po natin, tapat at totoo ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. 2 Timoteo chapter 3 verse 16, sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Lahat po ng hinahanap natin sa ating buhay ay matatagpuan na natin sa Biblia. Andiyan na lahat. Anumang sitwasyon nararanasan natin, may sagot po ang Biblia para sa atin. Kaya, ayun po mga kapatid, dumaan man tayo sa mga bagyo ng buhay, patuloy nating iangkla ang ating pananampalataya sa salita ng ating Panginoong Diyos.
build our lives on the unshakable Word of God. Pangatlo po is to turn our focus to the glory and greatness of God. Mateo chapter 6 verse 50 hanggang 51, yung binasa po natin kanina. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumaya pa ang hangin, sila'y lubhang namangha. When we go through stormy days in our lives, which we will, because it is part of life, what do we do po? Should we fear or should we focus, shift our focus to the greatness of our God? Sa lahat ng pagkakataon at lahat ng sitwasyon, we can always trust God in His greatness. Katulad po ng tagpo na nangyari sa mga alagad. Hindi naging bulag ang ating Panginoon. Nakita niya kung anong pinagdaraanan ng mga alagad. Nakita niya yung struggle nila. At siya mismo ang lumapit sa mga alagad. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. At ang unang reaction nga ng mga alagad, natakot sila. Natakot sila at namangha. Kung ano man tong stormy days na dinadanas natin sa ating buhay, whatever situation it is that we have no control over, may choice po tayo. Maaring matakot tayo or magtiwala tayo sa ating Panginoon. Matakot tayo or tingnan natin yung kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kung matatakot po tayo, mapapahamak lang tayo eh. Pero kung titingnan natin or mag-focus tayo sa ating Panginoon, sa Kanyang kadakilaan, maaalis po yung takot sa ating puso. At during those desperate times, pag nag-respond tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon, ipapakita ng ating Panginoong Diyos kung papaano siya kikilos sa ating mga buhay. Katulad ng mga nangyari sa mga alagad, nang dumating ang ating Panginoon, naging still ang waters, naging still ang winds. Nagkaroon sila ng kapayapaan. Hindi naman po tayo bibigyan ng ating Panginoon ng problema na hindi natin kayang i-handle. At in fact, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, God is bigger than that. God is sovereign above everything. And God is in control of all things. Kaya wala po tayong dapat ikatakot bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, at bilang mga anak ng Diyos. Kapag dumating man ang sitwasyon na parang binabagyo na tayo ng buhay, bakit pa dumaan pa dito itong bagyo na to sa buhay ko? Pero pag ang ating pong atensyon at ang ating focus ay nakatuon lamang sa kadakilaan ng ating Panginoon, makikita natin na parang dumaan lang yung problema, parang wala naman nangyari. Andun pa rin yung kapayapaan sa ating puso kasi nagtiwala po tayo sa ating Panginoon. Nagtiwala tayo sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. At kung dumating man yung mga situations na yun na parang binabagyo na tayo, huwag po nating kalimutan yung kabutihan ng ating Panginoon. Kung paano niya tayo tinulungan dati. Kung may mga sitwasyon man na nag-struggle ka dati, alalahanin mo yun at kung paano tayo ni-rescue ng ating Panginoon. Remember the time na you were in pain and God showed you mercy. Remember the time na you were desperate and wala ka ng ibang pupuntahan pero inabot tayo ng ating Panginoong Diyos. Remember the time when we were judged by the world pero tinanggap tayo ng ating Panginoong Jesus kung sino man tayo. At tangi ang ating Panginoong Jesus lamang ang mayroong napakalawak na habag, napakalawak na pag-ibig sa atin. Pagpatuloy nating inaalala yun, nasi-shift yung focus natin palayo sa takot at palapit sa ating Panginoon. At nakikita natin kung gaano kadakila ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya dumaan man ang anong bagyo ng buhay, andun yung kapanatagan sa ating puso. Andun yung patuloy na pagbibigay ng Lord ng kapayapaan. At makikita natin, hindi natin namalayan na dumaan na yung problema, parang wala lang nangyari. Kasi andun yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon.
dahil nakatuon ang ating presensya, ang ating puso at isipan sa ating Panginoon lamang. Panghuli at pangwakas po ay remind ourselves how much Jesus cares. Jesus cared enough sa mga disciples na hindi lang niya inutusan from afar na tumahimik ang dagat at ang hangin. Pero siya mismo, lumapit siya sa mga alagad, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Pinakita niya kung gaano siya kadakila, how great our God is, na mangha yung mga alagad. Jesus cared for them at inabot din sila. Tinulungan sila. Sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Ganun din po sa ating mga kapatid. Palagi nating i-remind ng ating sarili na ang ating Panginoong Diyos ay minamahal tayo. Ang Panginoong Diyos natin ay mabuti. Ang Panginoong Diyos natin ay dakila. Batid ng ating Panginoon ang lahat sa ating pagkatao. Napakasarap pong magtiwala sa ating Diyos dahil alam niya kung sino tayo. Tanggap niya kung sino tayo. Alam niya yung mga pagkakamali natin, yung dati nating buhay, pero inibig niya tayo. Minahal niya tayo. Hindi niya tayo pinagkulang, hindi niya tayo pinabayaan. Pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin masusukat kung gano'ng kalawak, kung gano'ng kalalim, kung gano'ng kataas ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pero yan po ang ating Panginoon. At pagpatuloy natin nire-remind ang ating sarili ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin, ating Panginoong Jesus. Mawawala kung ano man yung mga noise sa ating isipan. Mapupuno ang ating puso't isipan ng patungkol lamang sa ating Panginoon. At dumating man yung mga bagyo na yan ng buhay, andun yung kapanatagan natin. Dahil ang Diyos natin, alam natin, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Psalms 46:10, be still and know that I am God. Our God is great. Our God is glorious. So we don't need to fear. Kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoon. Be still in our God. And we will see kung paano kikilos ang ating Panginoon. Mamamangha na lamang tayo na ang ating Panginoong Diyos ay napakadakila. Akala natin walang nangyayari, pero ang ating Diyos kumikilos na pala. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay, sapagkat kailanman hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya, na naglilingkod sa kanya. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon at makikita natin, dumating man ang anong bagyo sa ating buhay, hinding-hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Hindi tayo matutumba dahil ang ating Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya salamat po sa gabing ito na ang bawat isa ay nakikigalak sa pag-alaala ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At bilang mga kapatid sa pananampalataya, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, what should be our attitude during stormy days in our lives? We must stay connected to our spiritual family. Build our lives on the unshakable word of God. Turn our focus to the glory and greatness of God. And lastly, remind ourselves how much Jesus cares. Sandali po tayong manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong pagsama sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa iyong abang lingkod. Panginoon, ngayon pa lamang, dinedeclare na namin ang katagumpayan sa anumang storms, Panginoon, na darating sa aming buhay. Hindi dahil sa aming sariling lakas, Panginoon, kundi dahil sa iyong habag at pag-ibig sa amin. Kaya, Lord, patuloy kaming maglilingkod sa iyo, patuloy kaming magiging matatag sa aming pananampalataya,
at patuloy ka namin pupurihin at dadakilain sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ay karapat dapat ng lahat ng papuri at pagsamba, sapagkat ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na maluwalhati sa aming buhay at patuloy, Lord, na magpakilala ka sa amin sa mga bagay, sa mga sitwasyon, na magpapakilala sa amin sa iyong kadakilaan, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsambat pa sa salamat. In Jesus' name, Amen.